Isang magandang araw po, lungsod ng Taguig. Narito po akong muli si Pastor Ador Corpuz para sa Source of Strength. Dalangin po ng pamahalang lungsod ng Taguig na makasumpong tayo ng patnubay at gabay mula sa salita ng Panginoon na ibinabahagi sa programa pong ito. May mga taong makakatulong sa ating paglago sa aspeto ng ating pamumuhay at maging sa ating pag-unlad. Madalas silang magbigay ng payo sa atin sa mga bagay na dapat at hindi dapat nating ginagawa. Sila rin ang kadalasan nating hinihingian ng tulong kapag tayo ay nangangailangan. Kilalanin natin na ang mga taong ito ay God-given to us. Samantala, meron din naman mga taong imbis na makatulong sa atin, ay sila ang naglalagay sa atin sa balag ng alanganin. Sila ay mga bad influences sa ating buhay. Maganda na maiwasan po natin ang mga taong ganito. Sa aklat ng Kawikaan 26 or Proverbs 26 verses 17 up to 28, matutuklasan natin ang apat na uri ng mga taong dapat nating iwasan kung ang nais natin na iumunlad at magtagumpay sa buhay. Sa segment na ito ay tatalakayin ko ang una sa apat. At ito po ay makikita natin sa Kawikaan 26 talatang 17. Ganito po ang mababasa natin. Ang nakikisali sa gulo ng may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tainga ng aso. Yan po ang nakalagay sa magandang balita, Biblia. So ang unang kategorya ng mga taong dapat nating iwasan at huwag nating pamarisan ang kanilang ginagawa ay ang mga taong mahilig mangialam sa gulo ng may gulo na hindi naman sila kasali. Bakit hindi tayo dapat makihalubilo o makisali sa gulo ng may gulo? Ganito ang mababasa natin sa Amplified Bible sa Proverbs 26 verse 17. Like one who grabs a dog by the ears and is likely to be beaten, is he who, passing by, stops to meddle with a dispute that is none of his business. Nangangahulugan, mapanganib pala ang makialam sa gulo ng may gulo. Kasi po inihalin tulad yung taong biglang tumigil para makigulo dun sa alitan ng may alitan sa isang taong nakakita ng dumadaang aso, dinakma niya ito sa tenga. Alam niyo po yung aso, ayaw na ayaw niyang dadakmain siya sa tenga. Magpipiglas yan at kakagatin niya yung dumakma sa kanya. At kapag ito naman ay binitawan, hindi rin ito lalayo. Talagang sisikapin niyang kagatin yung dumakma sa kanya. Kaya wala tayong panalo. Ganyan ang mangyayari sa taong nangingialam sa gulo ng may gulo na hindi naman siya kasali at wala naman siyang dapat pakialam. Sabi ulit doon sa Amplified, so is he who is just passing by, stops to meddle with a dispute. Hindi niya kasi alam kung ano ang punot dulo ng pinag-aawayan. Hindi rin natin pwedeng gawin ng ating sarili na instant mediator dahil baka magkamali tayo ng mapanigan na hahantong sa maling desisyon. Hindi lamang ito ay magdudulot ng panganib. Ang ikalawa, ang makigulo sa may gulo ay isang kahangalan. Ganito ang nakalagay sa New Living Translation ng Proverbs 26 verse 17. Interpreting in someone else's argument is as foolish as yanking a dog ears. So foolishness, kahangalan ang makigulo sa gulo ng may gulo. So ano ang dapat nating gawin? Kapag hindi naman po tayo kasali sa gulo, mas mabuting huwag tayong mangialam dito. Dahil kapag tayo po ay nakialam, mas malamang pati tayo ay madamay at masaktan pa. At hindi lang yon, maaring lumala ang gulo dahil sa pakikialam natin.
Manalangin tayo na bigyan tayo ng wisdom ni Lord kung kailan dapat makialam at kailan dapat hindi makialam sa gulo ng may gulo. Yan po ang mensahe ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoong may kapal.